Even though he didn't get the win, a star was born tonight. Any shots. There's a left hook connecting. Oh, look at that combination. Si Isaac Cruz na nga yata ang isa sa pinaka-exciting boxer ngayon sa lightweight division. He's got a punch. Now, brutal hook in the right hand. And it's over. Dahil nauuso na ang galawang Floyd Mayweather na maging ang mga top boxer sa lightweight ay magkakapareho na ng estilo. Kaya naman naghahanap ang mga tao ng pupwedeng makatapat ng mga ito na hindi lang sa posibleng tumalo kundi hinahanap din nila ang mga laban na nakasanayan dati. Kaya naman ang mapanood ng mga boxing fans ang labang Gervonta Davis versus Isaac Cruz ay pansamantalang napawi ang antok ng matagal ng tinitiis. So far, sa tangkad na 5'4", ay iisipin mo na nga na nagkamali ata ng division na pinasukan ng mamang ito. Sa ganitong height nga ay dapat na naglalaro lang sa bantamweight hanggang sa featherweight division si Cruz. Kung tutuusin ay napakabigat na ng lightweight para kay Cruz, kung saan magkasing taas lang sila ni Cuadro Alas na ngayon ay nasa super bantamweight. Subalit dahil sa punching power at abilidad na tumanggap ng mabibigat na suntok ay nagagawa nito makipagsabayan sa lightweight at tinatalo pa nga ang mas malalaki pa kaysa sa kanya. Dahil sa ganitong kakayahan ni Cruz ay tinawag itong pitbull, kung saan 17 sa 25 panalo nito ay knockout ang inabot. Nakikita nga daw sa katauhan ni Cruz ang batang Mike Tyson na minsan na ding pinahanga ang buong mundo na sa kabila ng pagiging undersized sa heavyweight division ay nagawa pa nitong maging kampiyon at maghari sa nasabing division. Hindi man ganoon ka-technical sa pakikipaglaban ay mayroon naman itong lakas ng loob at tibay ng puso na harapin ang pinakamagagaling. Isa rin ito marahil sa nakitang dahilan ni Pacman at ng MP Promotions President na si Sean Gibbons kung bakit sinama si Cruz sa MP Promotion. Ayon nga sa website ng Wikipedia, ay tanging si Pitbull lamang ang nag-iisang Mexicano ang nasa pangangalaga ng MP Promotion na kilala sa pag-handle ng mga Pinoy boxers. Sa edad na 25 ay malayo pa ang mararating ng batang ito na maging si Sean Gibbons ay naniniwalang si Cruz ang magiging susunod na mukha ng Mexican boxing. Taong 2015 pumasok sa professional boxing kung saan lahat ng laban nito hanggang sa early 2019 ay sa Mexico lamang ginaganap. Nagtala ng record na 17 wins, 13 knockout, 1 loss at 1 draw si Cruz sa kanyang karir sa loob ng Mexico bago ito tuluyang lumabas ng bansa para naman subukan sa Amerika ang kanyang kapalaran. Bago matapos ang 2019 ay nakalaban na sa Amerika si Cruz kung saan panalo ito sa pamamagitan ng unanimous decision kontra kay Miguel Angel Perez. February 14, 2020 nabigyan ng pagkakataon na mapalaban siya sa unang beses sa Showtime Boxing kung saan inupset nito sa pamamagitan ng majority decision si Thomas Matisse. That would make a huge difference in this fight. This fight is huge. Oh, both of them. Body shots. October 31, 2020, pinainit ni Cruz ang mga manonood sa kanyang ikatlong laban sa USA bilang undercard ng bakbakan Gervonta Davis versus Leo Santa Cruz. Boy, that name, Diego Trufuego Magdaleno, rolls right off the tongue. Dick fireworks to kick off this four-fight fiesta. It's all Isaac Cruz. Matapos naman ang sunod-sunod na panalo ay nabigyan ng pagkakataon si Cruz na mapalaban sa world title. Ang makakaharap nito, hard-hitting defensive master na si Gervonta Davis na noo ay may hawak ng WBA regular lightweight title. Dahil late replacement lang si Cruz sa original na makakalaban ni Davis na si Rolando Romero, ay hindi naman ay nag-e-expect ang mga tao na tatagal man lang ito sa laban. Subalit laking gulat ng lahat na magawang pahirapan ni Cruz ang kampiyon at muntik pa nga nitong makasilat. And Cruz going to the body again, showing his hand speed. Bagamat natalo sa pamamagitan ng unanimous decision, ay panalo pa din na maituturing si Cruz dahil sa ganda ng ipinakita nito sa laban na naglagay sa kanya sa listahan ng mga abangan sa lightweight division. April 16, 2022 muli na naman nagpakitang gila si Cruz nang makaharap nito sa undercard ng Spence versus Ugas ang former unified featherweight champion na si Yorkis Gamboa. There's a left hook connecting. Oh, look at that combination. Total domination nga ang ipinakita ni Cruz sa laban na tumagal lamang ng 5 round kung saan 3 beses pa nitong pinabagsak si Gamboa. I don't know what. Oh, big left hook. Down goes Gamboa. Dahil sa impresibong panalo ay nabuhay na naman ang pinag-uusapang rematch sa pagitan nila ni Davis. Subalit nauna na namang sinabi ng kampiyon na hindi na siya lalaban ulit kay Cruz. September 4, 2022, nagtuloy-tuloy ang pananalasa ni Cruz nang inakaut nito si Eduardo Ramirez sa loob lamang ng 2 round at nakuha ang WBC Silver Lightweight title. Fight! You've got a punch! Now, brutal hook and a
November 2022 ipinag-utos ng WBC ang bakbakang Shakur Stevenson versus Isaac Cruz para sa WBC Lightweight Title Eliminator. Ang undefeated Super Featherweight Champion na si Shakur Stevenson ay may pagkakapareho ng estilo ni Devin Haney at Gervonta Davis, kaya naman inaasahan na naman ang isang magandang matchup ito para kay Cruz. Subalit kalauna naman ay hindi din natuloy ang laban, at ang itinuturing dahilan ng hindi matuloy-tuloy na laban ay si Cruz. Nito namang nakaraang July 29 sa undercard ng Undisputed Showdown ng Spence vs Crawford ay nakaharap ni Cruz ang undefeated at napakatangkad na si Giovanni Cabrera na may taas na 5'9". Big shot! Cabrera might be hurt! Cabrera might be hurt! Umabot pa nga ng 12 round at nauwi sa split decision ng laban dahil na din sa napakatigas na panga ni Cabrera na hindi man lang bumagsak sa kabila ng ninunguya nitong power shot. Sa pagkapanalo ni Cruz ay umakyat ang record ito sa 25 wins with 17 knockout na may 2 talo at mayroon din itong 68 knockout percentage. Sa kasalukuyan ay pang-apat sa ranking ng WBO, WBC at IBF lightweight contender si Cruz, habang pangatlo naman sa ring at number 1 sa WBA. Sa taglay na punching power ni Cruz at tamang tao na humahawak ngayon sa kanyang boxing career ay hindi na din magtatagal at muli na naman nating masasaksihan na makipagtagisan ito ng galing sa mga top dog ng lightweight division at balang araw ay magiging hari sa nasabing division. Mga idol, ay kung naghahanap ka ng pwedeng tayaan sa lahat ng sports lalong-lalo na sa boxing ay nandyan ang 1xbet. Madali lang naman sumali dito. Gamitin lang ang link sa baba at ang promo code na SportPH o PH Sport para makakuha ng up to 7K bonus. Balik tayo sa video, mga idol.